guys, it's Driz, and welcome back to my channel. I'm so excited for today's video because for today's video, I'm going to go to the other videos, choosing my med school video. So, tutulungan niyo ako ngayon mamili ng aking med school. So, kung gusto niyo malaman ko ano yung mga pinagpipilian natin or mga qualification, just keep on watching, guys. Just keep on watching! Besides sa pagiging EXO fan or XOL or sa pagiging isang K-pop fan and pag-YouTube, ako din po ay isang med student or isa akong medical student. So, I just graduated from my pre-med course, which is BS Speech and Language Pathology. So, it's a 5-year course from LaSalle. So, 4 schools na naman yung nag-offer. I think my college journey is here or it's there. And mga previous videos ko or yung mga vlogs ko, may kita nyo dun yung tungkol sa med life ko. Alam nyo, mas in-depth talaga dun. Bilang isang papuntang medicine, isa sa mga struggle ko is yung pagpili ng med school. Parang alam nyo yun, sobrang hassle talaga mamili ng med school because ang daming med school and ang daming magagandang med school. Pero hindi ko ka din kasi alam in depth yung mga schools. So, para din talaga makatulong sa akin. So, comment down below kung med student ba kayo, from what school kayo. So, yung mga considerations na pinili ko in choosing a med school is one, price. So, kung mura lang yung med school ko. Though, hindi naman sa dad ko, hindi naman siya naman problema sa kung magkano yung babayadan niya. Ako lang nag-iisip nun. Kasi, there's a lot of schools naman. Pero, kung makukuha mo naman yung magandang quality education with the price na medyo mababa. Second one is, yun nga, quality of education. So, gusto kong maganda yung education na tinuturo, maganda yung facility, maganda yung school, maganda yung environment. Siguro, pwede din makonsider yung ranking nila within terms of pass ng board exams. So, yun. And third one is, pili ko talaga kaya ako papasok ng med school dahil sa mga kitos. And malay nyo, hindi ka talaga for med, baka paghanap ka lang ng John. Yun lang din talaga yung isa sa mga, alam nyo, para, pero yun talaga yung purpose. Pero feeling ko lang, yun talaga yung, pag, yung purpose ko ng pagpasok ng med school, makapaghanap ng jowa sa med school. Nagugalit yung nanay kapag napanood yung itong video na to, or yung tatay ko na. So, nagsulat ako dito sa papel. Mayroon ako dito nilistang 7 na mga schools which we will be researching about. Yung first school na pinili ko is yung UP Med, UST Med, PLM, UARM, St. Luke's, my school which is DLSM HSI, and yung Ateneo. So, yung first school natin is yung UP College of Medicine. Yung first 3, yun talaga yung medyo priority. Pinagpilihan ko kasi yung UP Med because alam nyo naman, UP, maganda talaga yung quality of education nila. Nag-rank up talaga sila sa mga board exams and mura lang din talaga dun. Yun talaga yung pinaka-pinnacle. This is yung website ng UP College of Medicine. So, the University of the Philippines, Manila siya. So, actually, isa talaga sa mga gusto kong schools nung college is UP Manila. Yung cut-off grade ko for UPCAT, pasok siya sa UP Manila. So, nagpa-reconsideration ako pero hindi nila ako tinanong. UP, baka naman. Baka naman! Baka naman nagre-regret na kayo na pinakawalan nyo ako. Yung kinuha kong course dito is public health, tsaka basta pharmacy yata, mataas yung quota grade ng public health. So medyo mahirap makapas. Nandito tayo, leadership and excellence in community-oriented medical education directed to be underserved. So yung vision nila, a community of scholars, highly competent, hindi ako bagay sa iyo. Sorry. Highly competent in the field of medicine. So social consciousness. Yun din nila. Hello po din. Student, medical choir. Ang dami nilang organization in fairness. Magkano yung tuition fee ng UP College of Medicine? Oh my god! 2012 to 2013. 34K lang! Oh my goodness! Sabura naman ito! Oh, so may mga ano sila, learning units. So parang pwedeng 33,000 and pwedeng 50,000. Uy, mong ganda na yung 50,000! 50,000 per sem, no? So sobrang more. Oh my god. UP College, pakikuha na po ako. Pakikuha na ako, please, please! Yung gusto ko din kasi, kaya gusto ko din mag-UP because ang hospital nyo ay sa PGH or yung Philippine General Hospital. It, parang alam yun, you're serving the people. Nararamdaman mo yung pagiging doktor. Pero I think naman na kahit saan ka namang school, mararamdaman mo talaga yung the need of the Filipino people with in terms of healthcare. Try natin mag-search kung may mga cuties. Ito talaga yung pinaghahandaan natin eh. So kung may mga kilala kayong pogi sa College of Medicine or taga College of Medicine kayo na pogi, comment down below. Oh my god! Magagalit yung nanay ko talaga sa akin. Taga UP to. Wala bang ano? UP College of Medicine graduate.
Ang ganda din ng sablay nila nung Vonga. Ayan, si Fidel Mundo. Ito yung mga graduate. Wala ko makita ang ano. Saan ba ako makakita ng mga cute students? Walang artista na naka... Ilalagay natin yung rank ng UP sa number 7 dahil walang po... Charot lang! Follow nyo naman. Comment down below. Comment down below. Ipagmalaki nyo ang mukha ng mga taga-UP. Una yung mga pros. Feeling ko naman maganda naman yung quality of education. Price to tuition fee, mura siya. Isa pang pros. Gusto ko talaga mag-aral sa Manila dahil I need the Manila life. Yes, 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 yes. Yes! Yung mga cons niya, siguro, and matigid na required sa niya, 97 ata. Masyado ako ma-stress sa pag-aaral. Ayoko kasi na nasa-stress ako sa buhay ko. Gusto ko yung makapasa lang ako. More on mental health. And magagaling talaga yung mga estudyante na makakapasok dun. And kung fully naman makapasok man ako sa school na yon, maramdaman ko yung competitiveness. Sana may cutie sa UP Med. Or mga ka-batchmates ko next year. Next school is USP Medicine. Isa din to sa mga schools na talagang pinakawalan ako. Actually, yung kinuha kong course sa UST is pharmacy and medtech. Waiting list ako sa pharmacy. Hindi na ako kanuha, pero tignan niyo ako. Graduate na ngayon. Tawag natin dito is Redemption. Look who's back! Punta tayo sa website ng UST Medicine. So, yung pangalan ng school nila is UST Faculty of Medicine and Surgery. So, ayan. So, nandito tayo and may kita natin yung notable alumni is Dr. Jose Rizal! Hello po, Lodi! Lodi! And katabi niya si Duque. Duque the Third. Si Duque yung ano, diba? Isa din talaga to sa mga schools na bet ko. So, pakikuha naman ako UST. Kasi, actually, sa UST ko pinakanaramdaman na gusto ko mag-schooling. As in, like, this is the college life. This is the life that I want. Doon ko naramdaman talaga yun. Pero, hindi nila ako kinuha. I'll be back. UST, humanda kayo. Hindi mo ako kinuha ng pharmacy pa. Hindi, masaya naman ako sa life ko. Masaya naman. Okay, so, nandito na tayo sa UST Med. The pride of UST. Medical education, tried, tested, and trusted. Taray, condom ka, girl! Longa, so UST Med, board, second sila sa Med, and 3 Tomasian, this is the top 10. Bongga, so meron silang 459 successful exams. Bongga, tapos tatlo yung top notchers nila. Ang galing! Di malalaman niyo yung magandang quality, not with the top notchers, it's more on the successful exams. Passing rate nila is 98.71, Bongga. Hanapin natin kung may pogi ba dito sa US. Ang daming babae. Sumasawa na po ako makita ng babae. Sumasawa na po ako. Ayan, tari may medicine glee club sila. So, andun. Zoom! Speech perfect. Ay, oh my God! Oh my God! Oh my God! Taga dito si Alec. Ay, diba? Crush ko si Alec Dungo nung nag-PBB siya. After niyang mag-medicine, parang napagod siya siguro sa med. Top 1 na yung UST para madami pogi doon. So, napakalawak niya. And madami kang mamimit na students. Pwedeng from other faculty. So, pwedeng sa engineering, commerce. Alam na! Kung magkano yung ano tuition si Teka. Actually, yung pros niya, maganda yung quality of education. Nakita naman natin with their passing board. Cute boys. Ang dami cute boys. Actually, yun yung gusto ko ilagay na number one. Ito is yung first term nila for... Oh my God! Oh my God! 219,000! Oh my God! Oh my God! First year ka, 140. Actually, okay na din. So, kung 2 terms ka with 2, oh my God! 280, parang 300k. So, okay na yun kasi may cute boys naman. So, tunan na natin babawi. And, sige. Parang ang narinig-rinig ko, ay, correct me if I'm wrong, pero parang if taga-UST ka, kunwari UST grad ka, mas malakas yung chance mo na makapasok sa medicine na. Siyempre kasi homegrown ka. Next school is PLM. Kinonsider ko din tong PLM. Alam nyo ba, nung undergrad ko, hindi ko na-consider yung PLM. Ewan ko din. Actually, tatlo lang yung pinag-examan kong school. UP, UST, tsaka yung school ko, which is HSI. Dito na tayo sa PLM. So, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Napanood ko si Ate Aura from PBB, yung batch nila Maymay. Nandito ko ng mga vlogs niya. Then, sabi niya maganda yung quality of education and mababa lang yung tuition fee nila dun. Punta tayo sa College of Medicine. So, ito yung academic preparations nila. So, kailangan meron kang bachelor degree, credentials. So, sciences, chemistry. Nakuha ko naman nung undergrad. Tignan natin kung may mga cuties ba sa PLM. Ayan, tignan natin yung pic. Ayan, si Ate Aura. Ayan, tuition fee
med. Wala tayong makita ang mga alumni. Pamantasan. Ayun! Oh my God! 100% sila! Bongga! So, isa sa mga pros natin is pasok siya sa quality education. Comment down below kung mayroon pala kayong alam na school na nagpapapayag ng long hair and colored hair. Actually, kasi med school talaga. Parang hindi naman sila nagpapapayag ng long hair sa boys tsaka may color hair sa boys. Ang mga cons lang niya, anong cutie doon? Kung may cutie taga PLM, baka naman erase nyo yung plug ng taga PLM. Next school is UERM. This is University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Na maganda din daw yung standards of UERM. Passing rate nila for September 2018, 97.99. Bongga! Ang ganda. Highest quality medical education. Kung lahat sila highest quality medical education, so sino yung pinaka-highest test? Medical research, mahalaga yon, research. Kailangan evidence-based practice tayo. Gano'n po ng cutie? UERM seems to have an abundance of cute small med students, no? Sa UST med ang mga gwapo at matatalangkad. Okay! UST all the way! Dintigan natin yung tuition fee. So, approximately 170 per year. Actually, mas mura siya than UST. Sa school ko before, yung undergrad ko, more than mga 200k siya in a year. Next one is yung St. Luke's. 4 years yung med proper mo and yung 5th year mo is yung internship. So, 10 years ako. So, yung med school talaga, para talaga siya sa mga taong matatatag ang puso at ang brain cells. Maganda din kasi na look into natin yung mga organizations para nakikita din natin if the school support the whole being of the student. Syempre, yung iba sa atin, hindi lang naman talaga estudyante, may life tayo outside. Ooh, tingin tayo kung may cutie. Ito parang cute. Parang cute to. Ito parang cute ito. Halal! Hindi nang tawa. Pag narinig niyo yung St. Luke's, diba? Para alam niyo ako na dun talaga yung mayayaman na hospital, yung mga artista. Ah, St. Luke's, ganun, mga ganun. Ay, cute na. Oh, mura lang. 40 to 80k per sem. Maganda yung quality of education. Nakita naman natin. Mura lang. Though, hindi ko sure eh. Parang alam niyo, hindi daw makapaniwala na ganun siya kamura. 40 to 80k. Parang hindi naman. Pros, ang ganda nung may pa, ano sila, for Latin honors. Next one is my school, which is DLSMH sa R. Sabihin ko na yung pinakamalaking con niya. Dito na ako nang galing na school. Coming in medicine, gusto ko ng new environment. Bagong people na makikita. Gusto ko din ng bagong life. Alam niyo, may experience ko man lang yung life sa Manila. Isa sa mga pros na nakikita ko sa kanya, one is that, madaming cutie doon. Though ako, nagsasawa na ako sa mukha. Maganda yung quality of education din doon. Ganda yung facility. Yun talaga yung pinaka, based on what I see. Though hindi ko sure. Hindi pa kasi nakapasok ng med. Pero ang ganda. Parang highly recommended ng mata ko, ng puso ko. Oh no! Medyo mahal yung tuition fee ng school namin. 300k per year. Ang mahal nun. I feel like that's too much. Last one natin is Ateneo de Manila Medicine. Ano bang tawag sa school nila? Ateneo de Manila Medicine. My friend told me na parang 6 years ata yung medicine course nila kasi double degree siya. So parang may medicine tas may parang side ng business. Or kunwari mag-own ka ng clinic, maganda siguro siya. Ito pala graduate yung anak ni Ma'am Lenny Robredo. Oh my God! Alam nyo, isa din to sa mga top contender ko. Kasi di ba pag Ateneo, malay mo may mga clip. Mamaya nandun si Jaya. Si Jaya! Charing, alam nyo ba yung mga editing ng mga K-pop idols na Toga Pictures? Nag-open sila noong 2007, joined MD tsaka MBA. Ika din ng Ateneo Graduate School of Business. Ang dami din in fairness, ang dami ding student. Tingnan natin kung may pogi. Imagine ninyo, gumraduate ako ng undergrad ko sa LaSalle tapos sa Ateneo ako mag-med. August 2019, yung Ateneo School of Medicine and Public Health ranked first among the 3 top performing schools sa Philippines. Number 8 yung Ateneo. 2018, ang Ateneo ay 95.8. Tignan naman natin kung magkano yung tuition nila. Feeling ko mahal din. Oh my God, 212. Tuition fee per semester is 151,000. Oh my goodness. So kung 2 sems ka, halos 300. Oh my God, parang LaSalle sila, parang neck and neck sila ng LaSalle. Of all the schools na natignan natin, magaganda naman yung standards nilang lahat. Siguro it boils down na lang dun sa dalawa. Tuition fee, kung magkano yung tuition fee, tsaka yung cute boys. Malaking factor yun. Gusto mo boring yung life mo ng college, ng medicine, so parang alam nyo yun. Dapat meron kang driving force. Driving force na pumasok everyday sa school. Kakatalo lang sila sa facility. Pin comment down below. Especially help din natin yung mga medicine students or incoming medicine students. Kung kamusta yung facility nung
school nyo or what you're from. Kamusta yung teaching? Considerate ba yung mga teachers nyo and how are they be able to help you guys? And also, yun, kung may mga kit kayong kaklase, or comment down below kung ano po yung mga insights nyo regarding school. Especially ngayon, naghahanap po ako ng ano. So that's it, guys. So, if you enjoyed this video, you can go subscribe to my channel. Pakiclick din yung notification bell para ma-notify kayo every upload ko. And also, you can go like, comment, and share this video. Comment down below kung meron kayong mga video suggestions. And always remember that always choose the path that makes you happy. Bye, guys! See you again next time!